oras na para sa number one game show sa buong bansa, ang Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Mga kapuso! Well, today is Wednesday. Alam niyo ba, ang Miyerkules ay tinatawag din na Humps Day. Humps, as in literal na yung humps. Kasi gaya ng humps sa kalsada, ang araw na ito ay nasa gitna ng working week. Diba, konting tiis na lang dahil weekend na naman. Pero dito sa ating show, any day has weekend feels. Kasi nga, ito pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ano pa kung hindi ang Family Feud! Kaya may itanong ako sa inyo, tambay ba kayo ng social media? O naka po, napakaswerte nyo. Kasi sa araw na ito, nandito mga iniidolo ninyo. Kaya unahin natin ang actress at vlogger na si Shazna Laparan with her family. Sila ang Team Madam. Kami ang Team Madam kasi madami masasagot, madami una, madami alam, madami winner! I love the attitude! Eto, makakalaban ninyo ang Team Harana. Kami ang Team Harana kasi ang cute ng face, pati ng voice, sa amin ang price, wala kang choice. Kumpleto na ang ating dalawang teams. Dito muna tayo sa Team Madam, and their team captain is Shazna. Hi, Shazna. Welcome to Family Feud. Thank you po. Nice to meet you po. Wow. It's so nice of you to be here together with your family, Shazna. Pwede mo ba pakilala sa amin isa-isa? Sige po, ito na po. Papakilala ko na po. Pinapakilala ko nga po pala ang sexy at birthday na birthday ngayon. Wow! Mama ko, Christine! Maligayang karawan, Mami Christine! Sobrang thank you po at ito yung birthday gift ko. May crush na ngayon ako na ano. Yari ka sa papa ko. Crush okay lang naman. Ba, well, ano to, parang good luck charm yung magka-birthday ninyo. Oh, sana na, manalo kayo. Yes, panalo tayo ngayon! Yep. And ang laging pinagkakamala na boyfriend ko kapag lumalabas kami, ang bata-bata kong tatay, Jacob Policarpio! Yes, sir! Daddy Jacob! Sir, welcome to Family Feud! Daddy Jacob, sino sa tingin mo pinakamagaling na player sa inyo? Apat? Siya. Si Julia ang iyong kapatid. Alam mo ba yung position mo? Ito isa sa pinakamahalaga kasi ko yung fourth player. Triple diba? Points na po ito. Kaya mo yan, Julia. Good luck. Kaya. Bakit Team Madam ang inyong pangalan? Madam Damin po kasi kami. Madam Damin kayo? Opo. Talaga? Pamilyang Madam Damin. Kanino nagmana? Siyempre sa nanay po. Nanay! Good luck. Shazna and your Team Madam. At dito naman tayo sa makakatapat nila ang Team Harana. At ang team captain nila ay after singer na si Kitch Minemoto. Kitch! What's up, Kitch? Kitch, sino-sino mga makakasama mo ngayon? Aking teammate na napaka-inhin at Papi, Papi Matt. What's up, Matt? At next naman, ang lead vocalist ng Yes, My Love, Josh. Hey, Josh, welcome! At ang cutie Papi producer ng Quezon City, Nico. There you go, Nico! Good luck, Team Harana! Whether isang pamilya o isang barkada sa inyo makakuha ng total cash prize na 200,000 pesos, may bonus pa po 20,000 pesos para sa napiling charitable institution. So let's do this! Alamin na natin ang sabi ng survey. Team Captain Shazna and Kitch, let's play round one. Come on. Good luck! Top 6 answers are on the board. Nag-survey kami ng 100 Pinoy. Anong mahirap gawin kapag mahaba ang kuko? Go! Shazna. Mangulangot. Mangulangot! Survey says... Kids, makuha mo kaya ito. Anong mahirap gawin kapag mahaba ang kuko? Pagtastas. Magtastas? Ah, ng tela. Magtastas ng tela, oo. Magtastas! Wala! Shazna, pass or play? Play. Alright, we're gonna play. Let's go! Happy birthday again! Ano pong mahirap gawin kapag mahaba ang kuko, Mami Christine? Kumain na nakakamay. Survey says... Daddy Jacob, anong mahirap gawin kapag mahaba po ang kuko? Maghugas ng plato.
Survey says... Yes! Julia, sabi nila, ang pinakamagaling sa grupo. Anong mahirap gawin kapag mahaba ang kuko, Julia? Maghugas pa ng mga private parts natin. Hindi yun. Survey says... Hindi yun. Back to you, Sasha. Anong mahirap gawin kapag mahaba ang kuko? Hindi. Kaya mo yan. Hindi. Maghugas ng mukha. Maghugas ng mukha. Pwede. Or maghilamos. Maghilamos. Maghugas ng mukha. Wala rin. Team Harana, time to huddle, time to huddle. Mami Kusim, ano mahirap pong gawin kapag mahaba ang kuko? Mag-alis ng contact lens sa mata. Yun, mag-alis ng contact lens sa mata. Kulado, baka matusok pa yan. Matusok eh. Mag-alis ng contact lens. Wala! Alright, Team Harana. Isang tamang sagot na kailangan natin, Nico. Ano kaya ito? Mahirap gawin kapag mahaba ang kuko. Mag-gitara. Mag-gitara. Para sa mga musicians. Pero pwede rin gawin pick minsan, di ba? Pwede rin. Pero delikado. Josh. Mag-gamot. Kasi syempre masakit eh. Mag-gamot. Matt. Feel ko mag-hilamos. Mag-hilamos. Kitch. Bilang team captain, what is your final answer? Anong mahirap gawin kapag mahaba ang kuko? Mag-gitara. Mag-gitara. Survey says... Yes! Oh, let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Everybody, number 5, please. Magsulat. Number 2? Mag-cellphone, yan! And number 1? Maglaba. Leading po agad ang Team Madam with 20 points. Palagay ko naman, makakabawi naman tayo, Team Harana, di ba? Madami pa yan. Pero dyan lang po kayo. Magiging mas exciting pa po ang labanan dito lang sa Family Feud. Nagbabalik po ang Family Feud! Hello po muna sa ating loyal viewers. Alam po, always po, watching po kayo dito. Dyan po kayo ng mga taga Guagua, Pampanga. Magandang hapon po sa inyo. Mga taga Barira, Maguindanao. Good afternoon po and thank you for watching. At ang mga taga San Mateo, Isabela, maraming salamat. Keep on watching because we'll keep on giving you fun and prizes, alright? At ngayon po, sa studio, Team Madam pa lang nakakascore with 20 points. Ha! Kaya nasa-challenge po ang Team Harana. Habol ba tayo? Yes! Alright, Matt, let's do it. Mommy Christine, let's play round 2. Yan. Ito na ang tanong para sa inyo. Top 6 answers are on the board. Bukod sa napagalitan o napalo, ano pang posibleng dahilan ng pag-iyak ng isang 6-year-old na bata? Go! Matt. Nawala ng laruan. Sabi mo na talo sa goal. Nawala ng laruan. Alright, nandyan yan. Pero Mami Christine, base siguro sa iyong experience, bukod sa napagalitan o napalo, bukod doon, anong posibleng dahilan ng pag-iyak ng isang 6-year-old na bata? Gutom! Gutom! Survey says... Boom! Mami, pass or play po? Play! Play! Right back, Matt, balik muna tayo. Let's go. Team Madam! Oto. Yeah, Daddy Jacob, bukod sa napagalitan o napalo, anong dahilan kaya ng pag-iyak ng isang 6-year-old? Hindi nakapanood ang TV. Wala. Hindi nakapanood ang TV, hindi. Hindi napagbigyan, siguro sa cartoons. Survey says... Julia, ano pa kaya, Julia? Hindi pinayagan lumabas ng bahay o maglaro. Hindi pinayagan lumabas ng bahay o maglaro. Survey says... Wala. Adal na kayo. Sasha, eto na. Bukod sa napagalitan ha, o mapalo, ano yung dahilan kaya para umiyak ang isang 6-year-old na bata? Nadapa. Nadapa! Pwede! Survey says... Whoop. Ayos, ayos! Mami Christine, bukod po sa napagalitan o napalo, ano pang pwedeng dahilan para umiyak ang isang 6-year-old? Hindi sinama. O hindi sinama sa ng nanay, ganoon. Baka may pupuntahan kasi na hindi siya pwede sa bata. Pwede. Diba? Hindi sinama! Hindi rin kasama sa board! Team Harana, here's your chance to skill Nico. Ano kayang dahilan nito? Isa lang!
May kaaway. Inaway, inaway siya, inaway. Okay, inaway. Pwede, pwede. Oo, kasi based on my experience po, pag pinapatulog po sa hapon, pag pinapatulog sa hapon. Matt, oh yan ha, may mga kanya-kanya sila. Ano kaya yun sa'yo? Yung pinapatulog. Same din? Same. Wala, wala. Wala yan. Alright, kids. Let's go, bro. Bukod sa napagalitan o napalo, ano pang posibleng dahilan ng pag-iyak ng isang six-year-old na bata? Hindi pinapatulog. Ay, pinapatulog. Wala, wala. Hindi pinapatulog. Pinapatulog. Nandiyan ba yan? For the win. Nandiyan. Nandiyan yan. Lalabas yan. Wala! Ano ba yung hindi natin nakuha, everybody? Let's look at number six, please. Nabuli. Why? Number five. Kinagat ng insekto. Number three. May sakit. Usually, ganun talaga. Anyway, Team Madam wins again. Kaya may 86 points na sila. Now, alam mo, mukhang lumalaki yung kailangan nyo habulin, guys. Ha? Warming up, over. Warming up, okay. Gising-gising na tayo dahil hapon lang kayo sa mga susunod na round sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Makipagkulita naman po tayo sa ating studio audience sa bahaging ito. Hi, guys. Here we go. Ang ating survey question para sa inyo. Napakadali lang. Ready na? Ito ang tanong. Magbigay ng lyrics ng Christmas song na babagay sa inyo. At bakit? Yeah! Okay, ikaw muna. Teka, walaan ko pa. Nasa ano mo eh. Monica. Magbigay ng Christmas lyrics ng isang Christmas song na babagay sa inyo at bakit? Sa may bahay aming bati. Bakit yon? Eh kasi wala akong pang regalo kaya puro bati na lang! Okay lang yun. Alam mo, it's the thought that counts. Ah, di ba? Okay lang yan. This, buti nga, naisip mo pa eh. Thank you, Monica. Another one. Pareko, anong pangalan natin? Ariel po. Ariel, ano kayang kanta to? Last Christmas, I give you my heart. Oh. Bakit? Ano nangyari? Wala nga eh. Hanggang friends lang daw po. Okay lang yan, okay lang yan. And last but not the least, kanina meron. Ito, si Tita. Tita, ano pong pangalan niyo, Tita? Wena Diamante po. Po, Wen? Uy, gustong-gusto ko yung nagkasuotan niyo. Plus-compass mo talaga, Ma'am Wena. O, sige, kung kayo po isang Christmas song, ano kayong babagay sa inyo? Andi, siyempre ko ay malungkot. Po! Oh! Bakit naman? Wala po kasi akong jowa. Man, alam nyo, December 6 pa lang ngayon, marami pa pang araw bago mag-25, makakahanap pa kayo. Merry Christmas sa inyo. Pahag na lang po, pahag para ano, meron tayo. Yan! Alright, guys. Now, back to the game. Team Madam is leading. Habol tayo, guys. Habol! Josh, are you ready? Kasi si Daddy Jacob, game na game na. Okay? Let's go, Daddy Jacob. Let's go, Josh. Let's play round 3. Hey, double points round. Here we go. Top 6 answers are on the board. Sabi nila, pangit daw ang mga alien. Sabi nila yan. Paano mo i-describe ang isang alien? Go! Josh. Nakakatakot. Nakakatakot. Okay. Good answer! Magbibigyan ka namin, Josh. Good answer! Good answer! Magbibigyan ka namin. Anong tsura na nakakatakot? Pangit. Nandiyan ba yung pangit? Wala. Jacob. Sabi nila, pangit daw ang alien. Paano mo i-describe ang alien? Malaki mata. Malaki mata. Yan. Survey says... Wala, wala, wala. Pwede. Pasok, Lali Jacob. Pass or play? Pass. Play. Play. Okay, tara po. Ito na po. Bakit mapindi? Pinapadescribe na ho ang alien, Julia. Paano mo i-describe ang isang alien, Julia? Go. Kulay green. Sila ba yun? Green? Ala! Naka-green! Survey says... Pwede, pwede! Meron! Sasha, paano mo i-describe ang isang alien? Malaki ang ulo! Malaki ang ulo! Wala! Mali, mali! Survey says... Pwede! Maliit sila! Survey says... Alright, Mami Kisim. We have 3 more left. Sabi nila pangit daw po ang alien. Paano mo i-describe ang isang alien, Mami Kisim? Malalaki yung galamay. Like, yung parang ano, parang galamay. Parang hindi pantay, no? Services. Wala! Danny Jacob,
Sabi po nila, pangit ang alien. Paano mo ma-describe ang isang alien? Hindi maintindihan yung mga salita nila. May sariling language. Services! Wala! Team Harana, time to huddle. Julia, sabi nila, pangit daw ang alien. Paano mo kaya i-describe ang isang alien, Julia? Madaming kamay o paa. Maraming kamay o paa. Pwede. Services. Pwede. Wala. Okay. Nico. Ito na yung pagkakataon, Nico. Ang feeling ko is, pag dinescribe yung alien, malakas sila. Malakas sila. Hindi! Malakas. Malakas na kaaway. Josh, wala. Sabi nila, pangit daw ang mga alien. Paano mo i-describe ang isang alien? Maugat. Maugat. Wala yun! Matt, sabi nila pangit ang alien. Paano mo i-describe ang isang alien? Para sa akin, malaki sila eh. Diba? Mahigante, di ba? Mahigante. Mahigante. Malaki. Malaki yun. Actually, yun talaga eh. Kitch. Ito na, round 3 na to. Kailangan makakuha mo na to. Sabi nila pangit daw ang isang alien. Paano mo i-describe ang isang alien, Kitch, for round 3? Let's go, Babu. Wala! Maugat. Higante. Higante. Good answer! Good answer! Wala! Higante. Nandyan po ba ang pagiging isang higante for round 3, services. Alamin natin sa pagbabalik kung nandyan ang higante. Nanonood po kayo ng Family Feud. Nakatutog pa rin po kayo sa Family Feud. Alam niyo, kung minamiss po kayong episode natin, walang problema kasi we have catch-up episodes for you on YouTube. But pwede rin po kayo manood sa TikTok, sa Facebook, pati Instagram ng ating mga happy moments as well as many other exclusive content not shown on television. Kaya makikita niyo po lahat dyan. Alright, now before the break, tinanong natin, ang Team Harana, sabi nila, pangit daw ang alien. So paano mo ba i-describe ang isang alien? Ang sagot nila, higante. Kailangan po makakuha nila ito dahil medyo kumukulelat na. Okay? Ang round 3 na ito, napakahalaga. Kaya nandyan ba ang higante for round 3? Services! Wala! Okay, ha? Alright. Let's see, guys. 2 more left. Number 4, please. Walang ilong. Number 3. Malaki ang tenga. Grabe. Panalo po sa round 3 ang Team Harana. Meron na silang 104 points. Samantala, meron pa rin 86 points ang Team Madam. Kaya diretso na po tayo sa ating huling round. Julia, eto na yung sinasabi ko sa'yo. Let's go, Julia, Nico. Let's play the final round. Let's go! Ingat ha, ingat. Medyo dikit. Triple na po ang ating scoring system dito for the final round. Top 4 answers are on the board. Here we go. Okay. Ito pwedeng foreign, ha? Pwedeng foreign, pwedeng local. Yung sagot dito sa tanong na to. Magbigay ng kilalang Alicia. Go. Nico. Alicia Keys. Alicia Keys. Services. Boom. Nico, pass or play? Play, here we go for the final round, Julia. Balik muna tayo. Kitch, magbigay ng kilalang Alicia, foreign or local? Alicia Morissette. Alanis yun eh. Pinsa ni Alanis. Alicia Morissette. Matt, magbigay ng kilalang Alicia, foreign or local? Alicia. Alicia. Wala. Josh, magbigay ng kilalang Alicia. Alicia San Pedro. Sino si Alicia San Pedro? Kakamit tayo namin! Yun! Alicia! Kamusta ka? Kamusta ka, Alicia? Alicia! Survey says, wala si Alicia San Pedro! Wala, kailangan nila mag-steal. Isang tamang sagot lang ang kailangan natin. Isang tamang sagot. Kilalang Alicia. I'm sure may naiisip na kayo dyan, Julia. Isa lang. Alicia? Wala. Alicia Rodriguez. Kaklase mo ba to? Kapitbahay? Kapitbahay. Kapitbahay. Alicia Rodriguez. Shoutout sa'yo, Alicia. Daddy Jacob, magbigay ng kilalang Alicia. Pwedeng foreign, pwedeng local. Wala. Artista. Alicia Silverstone. Lumang artista. Alicia Silverstone. Sa pelikulang Clueless. Wala yun. Mami Christine, magbigay ng kilalang Alicia. Alicia Silverstone.
Alicia Silverstone! Pero bilang team captain sa'yo manggagaling ang final match. Alam ko, nakapag-uusap na kayo. Baka mayroon ka ng sagot. Magbigay ng kilalang Alicia Sash na pwedeng local, pwedeng foreign. Hindi ko alam kung susunod ako sa magulang ko eh. Sige la. Alicia Reyes. Alicia Reyes? Okay. Si Alicia Reyes ay... Wala! Nice one, Sash! Pwede, wala. Alicia Reyes. Grabe tong Alicia na to. Pinahirapan tayo. Everybody, guys, number four, please. Alicia Fox. Siya po isang wrestler. The WWE. Alicia Fox. Number three. Mayor. Alicia Mayer. Pinay actress. Na dati nasa Eat Bulaga. And number two, si Alicia, Alicia Alonzo, isang veteran actress. Anyway, ang ate pong final score, Team Harada, 296 points. Team Madam ay 86 points. Maraming maraming salamat. Sana yung nag-enjoy kayo. Tsaka sa mga kakilala niyong Alicia, kumusahin na lang kami, ha? Daddy Jacob, Julia, nagpapasalamat kami. May 50,000 pesos pa rin kayo. Thank you po. Thank you. And Team Arana, congratulations guys. You've won 100,000 pesos. Keith, sino maglalaro sa ating fast money? Nico and Josh. Sige, yes, sila magtatandem sa ating fast money round. At susunod na yan, dito sa Family Feud. Welcome back to Family Feud. Kasama ko po si Nico ng Team Arana. Masaya sila na napanalunan nilang 100,000 pesos. Pero siyempre, magiging mas masaya pa sila kung mauuwi pa nila ang additional 100 for a total of... 200,000 pesos! Oh yeah! Ayan. Nasa waiting area si Josh. Hindi niya tayo naririnig, Nico. Let's play fast money. Josh, give me 20 seconds on the clock, please. Here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kadaling uminit ang ulo mo sa matrapik na kalsada? Go! 10! Artistang nagsimula bilang dancer. Isko Moreno. Ginagawang paghahanda kapag may paparating na bagyo. Nag-evacuate. Word na karime ng host. Most. Ilang ice cream sa cone ang kaya mong ubusin? Apat. Alright. Let's go, Nico. Tignan natin kung ilang tamang puntos sa nakuha mo. Good luck. On a scale of 1 to 10, gaano kadaling uminit ang ulo mo pag natatrapik sa kalsada? Sabi mo, geez. Agad-agad. Top answer. Sabi ng survey ay. Meron, meron. Artistang nagsimula bilang dancer, ang sabi mo, Isko Moreno. Isang yan. Oh, sumasayaw naman si Isko, pero nagsimula siya sa Dutch Entertainment. Pero tignan natin kung na-record din siya bilang dancer ayon sa ating mga sinurvey. Survey says, lock. Ginagawang paghahanda kapag may paparating na bagyo. Sabi mo, mag-evacuate. Sabi ng survey top ay. Answer. Meron, meron. Word na karime ng post, ang sabi mo, most. Letter M. Survey says... Yes, 20 yes! points. Ilang ice cream sa cone ang kaya mo ubusin? Sabi mo, apat. Sabi ng survey natin ay... Pwede! 61 pwede. Points, Nico. Not bad. Alright, balik muna tayo, Nico. Let's welcome back, Josh. Let's go! Kamusta, Josh? Okay ka? Very, very excited. Good. Kailangan na kailangan mo yan. Si Nico nakakuha ng 61 points. Wow. Ibig sabihin, 139 ang kailangan natin. Kaya, kaya, kaya. Kaya mo yan. Good. Makikita po ng viewers sa bahay ang sagot ni Nico. Give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. Thank you, bro. Here we go. 1 to 10, 10 being the highest. Gaano kadaling uminit ang ulo mo sa matrapik na kalsada? Go. 10. 9. Artistang nagsimula bilang dancer. Ding Dong Dantes. Ginagawang paghahanda kapag may paparating na bagyo. Lumilikas. Iimbak na pagkain. Word na karime ng post. Most. Bukod sa most. Pass. Ilang ice cream asa ko na kaya mo ubusin? Post! Let's go, Josh. We need 139 points.
Ito sana eh. Ilang ice cream sa cone ang kaya mong ubusin? Ilan sana yung sagot mo? Tatlo. Top answer yun. Oh. Pero dahil wala ka na sagot, yan. Word na ka-rhyme ng post, hindi natin nabalikan. Ang top answer ay host. Ginagawang paghahanda pag may paparating ng bagyo ang sabi mo. Kumukuha, mag-i-impact ng food, sabi ng survey ay... Yes! Top answer! That's a top answer! Artista ang nagsimula bilang dancer, sabi mo, Ding Dong Dantes, ang sabi ng survey dyan ay... Uy! Meron! Ang top answer ay Vong Navarro. Okay. Street boys. Okay, scale of 1 to 10, gaano kadaling uminit ang ulo mo pag matraffic ang kalsada? Sabi mo, 9. Ang sabi ng survey ay... Boom! 7. The top answer is 5. 5 ang top answer. Anyway, Josh, congratulations, thank guys. Thank you so much. Congratulations, Team Harana. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Team Madam, may we invite you here on stage? Guys. Let's go, Team Madam. Wala po. Yan. Alright, bago po tayo magpaalam, syempre, may 20,000 ang chosen charity nyo. Nico, ano ba yung napili ninyo? Ang napili namin charity ay Angat Buhay Foundation. Hey! Wow! Angat Buhay Foundation, meron po kayong 20,000 pesos mula sa ating winning team. Maraming salamat sa inyo, guys. Napakagaling na pagkapanalo nyo. And thank you. Thank you for joining. Sana po mag-guesting kayo ulit dito balang yes. araw. And good luck sa mga ginagawa mo, Sasa, and to the whole family. Happy birthday po muli! Happy, happy birthday po! Grabe, what a celebration! Maraming maraming salamat po, Pilipinas! Ako po si Ding Dong Dantes, malapit na po magpasko! Siyempre, maghahatid pa rin po kami ng saya at papremyo, kaya makihula dito at manalo! Ito po ang Family Feud!